Bata pa man ako ay mahilig na ako sa mga storyang katatakutan. Yung nanay ko kasi mahilig magkwento ng mga nakakatakot. Minsan sa tanghali kapag pinapatulog kami, madalas sa gabi. Hindi ko tuloy makalimutan si nanay. Sumalangit nawa. Ako nga pala si CJ. Nabanggit ko si nanay kasi siya yung nagkwento sa aming magkakapatid ng tungkol sa mga naging karanasan ni Lolo Juanico, yung tatay ng nanay ko. Isa pong antingero ang lolo ko, pero hindi po siya basta-basta antingero. Isa siyang malakas na antingero at nakahuli po siya ng 7 demonyo na kinulong niya ng sama-sama sa isang baul na may matinding orasyon. Medyo mahirap paniwalaan ang kwento ni Lolo sa mga hindi naniniwala sa demonyo at sa itim na mahika. Pero sa mga naniniwala, ganito po ang nangyari. Mga bandang 70s po kabinataan ni Lolo. Nasa 20 mahigit siya nang magsimula siyang maging isang antingero. Ang hilig sa pangongolekta at pag-aaral ni Lolo tungkol sa mga anting-anting ay nagsimula po nung magkaroon siya ng kaibigang antingero na si Manoy Uwing. Matanda sa kanya ng 10 taon. Nagkakilala sila sa isang pistahan at nagkaharap sa inuman sa bahay ng pareho nilang kaibigan. Nung malasing daw si Manoy Uwing, ay nag-umpisa na raw na magbida tungkol sa pagiging antingero niya. Yung ibang kainuman nila noon mga lasing na rin daw. Si Lolo Juanico na lang ang medyo maayos pa dahil konti lang naman talaga siya uminom. Kaya lahat ng binibida ni Manoy Uwing ay naiintindihan niya at hindi niya maiwasan na magkaroon ng interes. Nung sumunod na araw ay inalam ni Lolo sa kaibigan nila ang bahay ni Manoy Uwing. Gusto niya na makipagkaibigan din sa kanya at malaman pa ang maraming bagay tungkol sa mga anting-anting. Nagulat pa nga raw si Manoy Uwing nung makita si Lolo sa labas ng bahay niya. Pinatuloy naman siya. Doon nalaman ni Lolo na mag-isa lang pala sa buhay si Manoy Uwing. Ayon daw kay Manoy, iniwan siya ng asawa niya dahil mas mahalaga pa raw sa kanya yung pagiging antingero kesa pagsasama nila. Lagi siyang wala sa bahay at naghahanap ng mga anting-anting sa iba't ibang lugar. Kaya isang araw pag uwi niya ay wala na yung asawa niya at ang tanging dinatnan na lang niya ay yung iniwang sulat para sa kanya. Sulat nga yun ng pamamaalam. Pero malungkot man daw ang buhay pag-ibig ni Manoy Uwing ay hindi yung naging hadlang sa pagiging antingero niya. Pinagpatuloy niya ang buhay antingero at ginamit pa nga niyang lakas ang kabiguan para magtagumpay sa pinili niyang landas. Alam ni Manoy Uwing na interesado si Lolo sa mga anting-anting kaya siya pinuntahan. Hindi naman daw niya ipagkakait kay Lolo ang mga kaalaman na natutunan niya mula sa mga nagawa na niyang paglalakbay. Sa bawat araw pa nga na lumipas ay palaging nagpupunta si Lolo sa bahay ni Manoy Uwing. Nagkataon naman kasi na hindi yun kalayuan sa bahay nila at nilalakad lang niya ang pagpunta roon. Nung una ay kinukwentuhan lang siya ni Manoy Uwing ng mga karanasan sa pagiging antingero. Pero kalaunan daw nang mapalagay na ang loob sa kanya ay pinakita na rin sa kanya ang mga nakolektang anting-anting at isa-isang tinuro sa kanya kung para saan ang mga yon. Kaya naman ang interes ni Lolo sa mga anting-anting ay lalong lumaki. Hindi nagtagal ay sumasama na rin siya kay Manoy Uwing sa mga pinupuntahan na lugar gaya ng bundok, gitna ng dagat at kung saan-saan pang mga gubat para lang maghanap ng mga anting-anting. Sa gitna rin ng paglalakbay nila ay nabanggit ni Manoy kay Lolo na hindi ganun kasimple ang maging isang antingero. Tulad ng isang albularyo at santiguara ay humaharap din sila sa mga panganib na dulot ng mga nilalang ng dilim. Gaya ng aswang, kapre, tikbalang, mga laman lupa at ang pinakamalakas sa nakaharap na niya ay ang demonyo. Ang unang-unang tumutol sa kagustuhan ni Lolo Juanico na maging antingero ay ang nanay niya. Ang pangarap kasi ng nanay ni Lolo para sa kanya ay maging engineer kahit hindi naman nakatuntong ng kolehiyo si Lolo. At isa pa, mapanganib daw ang maging antingero. Bukod sa wala ng pera doon, ay lagi pang malalagay sa alanganin ang buhay dahil sa pagkuha ng mga anting-anting.
nariyan din yung magtatangkang agawin sa'yo yung anting-anting. Yung mga magkaka-interes. Tapos syempre, hindi maiwasan na kakalaban ka ng mga nilalang ng dilim para sa anting-anting. Mga ganoong senaryo ang ayaw ng nanay ni Lolo na maranasan niya. Ang tatay naman ni Lolo ay payag kasi dati pala ay ginusto rin niya na maging antingero. Yun nga lang, nang magkapamilya siya ay natuon na ang atensyon niya sa pamilya at sa pag-aasikaso ng hindi kalakihan nilang bukid. Kaya ang opinyon ng mga magulang ni Lolo ay hati. Palibhasa nakakuha ng kakampi si Lolo sa panig ng tatay niya. Kaya pinursige niya ang pag-aaral tungkol sa mga anting-anting. Sa paggabay na rin ni Manoy Uwing. Hanggang sa dumating ang araw na may sinabi si Manoy Uwing kay Lolo. Isang napakahalagang misyon daw ang gagawin nila. Na-excite si Lolo. Pero yung pananabik niya ay napalitan ng takot nang malaman niya kung ano ang misyong tinutukoy ni Manoy Uwing. Meron daw silang huhulihin na 7 demonyo sa loob ng isang kuwebang matatagpuan sa liblib na lugar. Hindi nakakibo si Lolo kasi nung mga ilang beses na sinama siya ni Manoy Uwing sa pag-akyat sa mga bundok at kung saan-saan pa, ay hindi ganoon kapanganib ang sinusuong nila. May mga na-encounter na rin silang mga nilalang ng dilim pero hindi naman masyadong nakakatakot para kay Lolo. Tulad nung may hinabol silang aswang na lalaki. Nung maabutan nila ay pinatay ni Manoy Uwing gamit ang sibat. Ang pakay nila ay makuha ang mutya rito. Kaso wala naman silang nakitang mutya sa loob ng katawan. Kaya ang kinuha na lang daw ni Manoy Uwing ay ang pangil. Nag-iisa lang ang pangil ng aswang na yon. Sabi ni Manoy Uwing, swerte raw yon. Agimat daw ang bibihirang isang pangil ng aswang laban sa mga taong may masamang tangka. Ang karaniwan kasi ay dalawa ang pangil ng aswang tulad sa mga bampira. Kaya kapag ganoon na isa lang ang pangil ay tinuturing na agimat ng mga antingero. Binigay yon ni Manoy Uwing kay Lolo dahil meron na daw siya nun. Pero ang tungkol sa paghuli sa 7 demonyo, yun daw ang kinatakot ni Lolo. Dahil sa pagkakaalam niya, ang demonyo ay masasamang espiritu na pwedeng sumanib sa kanila kung mahina ang pananampalataya nila sa Diyos. Sinabi naman ni Manoy Uwing na siya ang bahala. Kailangan lang umalalay ni Lolo kapag nahuli nila ang 7 demonyo at maikulong nila sa di kalakihang baul, ay makukuha nila ang pinakamalakas na agimat. Magiging alipin nila ang 7 masasamang espiritu at lahat ng kalayawan sa buhay ay iaalok sa kanila para lang sa kalayaan. Pero bago mangyari yun, kailangan na makalampas muna ng 13 buwan. Ibig sabihin, dapat ay 1 taon at 1 buwan na nakakulong sa baul ng mga demonyo bago sila makahiling. Meron lang daw silang dapat iwasan ang makawala ang mga demonyo hanggat hindi pa sumasapit ang taktang araw ng dapat nilang paglaya. Kailangan hindi mabubuksan ang baul sa oras na maikulong nila dahil kapag nakawala raw ay gagantihan sila at siguradong dilubyo na ang mga susunod na araw ng buhay nila hanggang sa kamatayan. Maliban na lang kung muling mahuhuli at mapapatay na nila ang demonyo. Sa 2 pagkakataon kasi na mahuli nila ay hindi na yun pwede na basta na lang ikulong tulad sa unang proseso. Kamalasan na rin ang ihahatid sa kanila kaya kailangan na mapatay na. Sa oras na maikulong ulit nila ang 7 demonyo ay kailangan nila yung dalhin sa santigwar na siyang may alam sa ritual ng pagsunog sa baul kung saan nakakulong ang mga demonyo. Yun lang ang tanging paraan na maibalik ang mga demonyo sa impyerno kung saan talaga sila nabibilang. May paalala lang ang antingero kay Lolo. Sa oras daw na makawala ang mga kampo ng Diablo sa hindi patakdang oras ng pagpapalaya, madali silang makakasanib sa iba't ibang nilalang gaya ng tao o hayop para makapanlin lang sa pag-atake. At isang bagay pa, kapag bumalik na ang isang demonyo para maghiganti, ay sunod-sunod na raw yon
babalik na rin ang anim. Mabuti na rin daw na alam ni Lolo ang mga bagay na yon, para kung sakaling hindi sila magtagumpay sa plan A, ay meron silang plan B at C bilang paghahanda sa mga posibleng mangyari. Tinandaan ni Lolo ang lahat ng sinabi ni Manoy Uweng. Hindi makapaniwala si Lolo sa mga nalamang yun mula kay Manoy Uweng. Nahalata naman ng antingero yung pag-aalinlangan niya, kaya binigyan daw siya ng panahon na makapag-isip. Binigyan siya ng 2 araw. Hihintayin niya si Lolo sa bahay. Kapag daw dumating si Lolo, ibig sabihin ay sasama sa kanya. Kapag naman hindi dumating, ay aalis siyang mag-isa. Kaya naman sa loob ng 2 araw ay walang laman ang isip ni Lolo, kundi ang misyon na yun sa paghuli ng 7 demonyo. Nung nakahiga na si Lolo para matulog ay hindi siya dinadalaw ng antok. Pinag-iisipan niyang mabuti kung sasama ba sa antingero o hindi. Hindi sinabi ni Lolo sa tatay niya, lalo na sa nanay niya, ang tungkol sa misyon na yon, dahil ayaw niya na mag-alala sila. Ang totoo kasi ay nakapagpasya na siya. Buo na ang pasya niya, nasasama siya sa misyon ng antingero. Inihanda niya ang sarili. Bahala na kung anong mangyari sa kanya. Natuwa si Manoy Uweng nang makita siyang paparating. Sabi pa raw ng antingero, alam niyang darating si Lolo. Alam niya kasi na gusto talaga ni Lolo na maging malakas na antingero. At ang malakas na antingero ay walang inuurungang misyon, walang laban na inaatrasan. Tinungo na nga nila yung liblib na lugar kung saan nandoon ang kuwebang sinasabi ni Manoy Uweng. Dala nila ang maliit na baul na pagkukulungan nila sa mga demonyo. Ayon daw kay Manoy Uweng, ang baul ay may orasyon ng kaibigan niyang Santiguar. Matindi raw ang orasyon na nakakabit doon, kaya siguradong walang kawala ang masamang espiritu. Tapos meron daw gamit ang antingero na panghuli sa demonyo. Isang kawayan yun na isa lang ang butas. Mahirap kasing i-describe, dahil maski si nanay na nagkwento sa amin ay hindi rin niya alam talaga ang itsura. Basta sabi raw ni Lolo ay yari sa kawayan yon. Hindi alam ni Lolo kung anong orasyon naman ang nakakabit doon. Yun daw ang gagamitin na panghuli. Ang plano nila, magpapatunog si Manoy Uweng mula sa instrumentong dala niya, yung hinihipan. Yari din daw sa kahoy yon. Yun daw ang aakit sa mga demonyong nagtatago sa kuweba para lumapit sa kanila. Kapag naramdaman na nila ang presensya ng mga demonyo, kung saan may malakas at maligasgas na hangin, doon itatapat ni Manoy Uweng ang panghuli, habang si Lolo naman ang may hawak ng baul na paglalagyan. Kapag nahuli na at nailagay na roon, ay dapat na maisara yon ni Lolo nang mabilis, bago pa makaalpas ang mga demonyo. Inumpisahan na nga nila ang plano. Pumwesto na ang antingero sa isang sulok ng kuweba, katabi si Lolo Juanico. Sobrang kabado raw si Lolo sa mga sandaling yun. Malikot ang mga mata niya na palinga-linga sa kuweba. Sabi ni Manoy Uweng, walang dapat ikatakot si Lolo, dahil hindi naman nila makikita ang mismong mukha at katawan ng demonyo, kundi espiritu lang. Kailangan lang nilang mag-ingat, dahil kung hindi nila maikukulong ang 7 demonyo sa baul, ay sila ang makukulong sa kuwebang yun. Tsak na hindi sila iiwang buhay ng masasamang espiritu na yun. Akala ni Lolo ay ganun lang kadali, pero inabot pa sila ng mahigit 2 oras bago nila naramdaman ang bigat ng hanging umiikot sa kanila. Sabi ni Manoy Uweng, humanda na sila, dahil naroon na ang mga hinihintay nila. Nagawa na nilang akitin sa pinatutunog ng antingero na instrumento. Mahigpit ang hawak ni Lolo sa baul. Alerto siya sa paglalagay doon ni Manoy ng mahuhuling demonyo. Maya-maya pa ay binalot na ng malakas na hangin ang loob ng kuweba. Tinapos na ng antingero ang pagtugtog at ginamit na ang panghuli habang umuusal ng orasyon na sinasabayan din ni Lolo. Pero sa kalagitnaan ng paghuhuli,
ay bigla raw nanikip ang dibdib ni Manoy Uwing. Nataranta si Lolo nung makita niyang nabitawan ng antingero ang panghuli habang sapo ang dibdib. Kasabay daw noon ay narinig ni Lolo yung tawang demonyo sa paligid na parang pinagtatawanan ng masasamang espiritu ang nangyayari kay Manoy Uwing. Nilapitan niya agad para tulungan. Ang balak niya ay hilahin na lang palabas kahit hindi na matuloy ang paghuli nila sa pitong demonyo. Pero kinapitan siya ni Manoy Uwing ng mahigpit sa braso bilang pagtutol sa gagawin niya. Sa nahihirapang boses ay sinabi raw ng antingero na huwag siyang unahin. Kailangan daw na ituloy ni Lolo ang paghuli sa mga demonyo kung ayaw ni Lolo na pareho silang mamatay. Kahit daw makalabas sila sa kuweba ay hindi na sila lulubayan ng mga demonyong ginambala nila kahit saan pa sila magtago. Kaya kailangan nilang magtagumpay sa misyon. Dahil sa sinabing yon ng antingero ay napilitan si Lolo Juanico na gawin ang hindi nagawa ng antingero. Buong tapang niyang nilabanan ang malakas na hangin at sinubukang hulihin ang pitong demonyo. Hindi raw yun naging madali para kay Lolo dahil halos mawalan din siya ng hininga. Muntik na ring manikip ang dibdib niya at nagtamo siya ng mga sugat na hindi niya alam kung paano niya nakuha. Siguro ay kagagawan ng mga demonyo. Pero sa kabila ng mga hinarap niyang hirap ay nagawa niyang hulihin at ipasok sa loob ng baul ang pitong demonyo. Tapos ay tsaka niya kinandado. Nung maisara niya yung mabuti ay tsaka lang unti-unting humupa ang masamang hangin sa paligid. Hingal na sumalampak ng upo si Lolo sa tabi ni Manoy Uwing na nakahandusay sa mabatong lapag ng kuweba. Kahit ganoon ang kalagayan ay tuwang-tuwa niyang tinapik sa balikat si Lolo Juanico at sabi niya ay hindi raw siya nagkamali kay Lolo. Alam niya na magiging mas mahusay na antingero si Lolo kaysa sa kanya dahil nagawa niya ang kinatatakutan ng maraming antingero. Sapo pa rin ni Manoy Uwing ang dibdib niya. Kahit hirap na siyang magsalita ay kinausap pa rin niya si Lolo. Sinabi niyang ingatan ang baul at laging isipin ang mga natutunan mula sa kanya. Hindi mapigilan ni Lolo Juanico na mapaiyak nang bumagsak na ang kamay ng antingerong nakahawak sa balikat niya. Wala nang nagawa pa si Lolo sa naging kapalaran ni Manoy Uwing. Sa pagkamatay ng kilalang antingero sa baryo ay nagkaroon ng usap-usapan na posible raw na si Lolo ang pumatay. Baka raw nag-agawan sa anting-anting o agimat na nakuha sa kuweba at kung ano-ano pang puro haka-haka ng mga marurumi ang isip. Si Lolo naman ay naging tikom ang bibig. Wala siyang pinagsabihan ng kahit ano tungkol sa pitong demonyo. Ang tanging sinabi niya ay biglang nanikip ang dibdib ni Manoy Uwing habang nasa loob sila ng kuweba at naghahanap ng anting-anting. Basta tinulungan ng pamilya ni Lolo na mabigyan ng maayos na libing ang antingero dahil wala naman na siyang kamag-anak doon. Matapos mailibing si Manoy Uwing ay hindi alam ni Lolo kung paano magsisimula ulit. Nasa pangangalaga na niya ang lahat ng naiwang anting-anting, kabilang na ang pitong demonyo na kinulong niya sa baul. Nagkaroon daw si Lolo ng pagdadalawang isip noon kung itutuloy pa niya ang pagiging antingero. Nakaramdam kasi siya ng depresyon sa pagkawala ng tinuring niyang master dahil si Manoy Uwing ang nagturo sa kanya ng lahat ng may kinalaman sa pagiging antingero. Ilang araw pang nagmukmok si Lolo na parang gusto na niyang sumuko. Pero naalala niya ang tiwala sa kanya ni Manoy Uwing. Iyon ang nagbigay ulit ng lakas sa kanya para magpatuloy. Kinuha niya yung baul sa ilalim ng higaan. Pinagmasdan yon. Habang tinititigan daw niya yon ay sinabi niya sa sarili. Natuto pa rin niya kung ano man ang mga napag-usapan nila ni Manoy Uwing. At magiging mahusay siyang antingero na lumalaban sa mga masasamang elemento. Hihigitan niya ang kakayahan ng isang albularyo at santigwar.
Binalik ni Lolo ang baul sa ilalim ng papag at tinakpan ng tela, habang yung susi ay nilagay niya sa loob ng aparador. Hihintayin niya ang tamang panahon ng pagpapakawala sa mga demonyo ayon sa sinabi ni Manoy Uwing. Naging tulad ni Manoy Uwing si Lolo Juanico. Lagi na rin siyang umaalis noon kung saan-saan napupunta para mangalap ng mga anting-anting, at natuto na rin siyang humarap at makipaglaban sa masasamang elemento. Pero hindi niya inaasahan na sa pag-uwi niya sa bahay nila ay madarat na niyang gibana ang bahay nila. Kasalukuyang inaayos ng nanay at tatay niya yung mga gamit na dadalhin nila sa paglipat. Takang-taka si Lolo kung anong nangyari. Sabi ng nanay niya ay ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nila ang nagpagiba. Kaya pansamantala ay doon na muna sila titira sa bakanting lote ng ninong niya. Doon sila magtatayo ng bahay. Ang ninong Zaldi na raw niya mismo ang nag-alok sa kanila, dahil total naman daw ay matagal ng bakante ang loteng yon. Patandang binata ang ninong niya, at noon pa man ay mabait na talaga sa kanila. Bukod sa nangyari ay nag-alala rin si Lolo doon sa baul. Hinanap niya agad mula sa napinsalang kagamitan nila. Nagmadali siyang tignan sa pinaglagyan niya. Ganun na lang ang gulat niya nung makitang bukas na ang kandado. Halatang sinadya ang pagkawarak, at nang unti-unti niyang iniangat ang takip ay ganun na lang ang panlulumo niya nung makitang walang bakas ng pitong demonyo roon. Wala ni isang ihip ng hangin o anumang palatandaan. Nangangahulugan yon na ang pitong demonyong ikinulong niya sa baul ay nakatakas na at nakawala ang mga yun sa hindi patamang panahon. Tinanong ni Lolo ang mga magulang niya kung sino ang nakialam sa baul. Hindi naman masabi ng nanay at tatay niya, dahil lumabas na raw sila ng bahay nang simulang gibain ang tatlong lalaki ang bahay nila. Hindi naman daw nila alam na mayroong baul sa ilalim ng papag. Maaaring pinakialaman yun ng isa sa mga lalaki. Akala siguro ay may kayamanan o anumang mapapakinabangan na nakatago roon. Hindi naman daw nila nakita dahil abala sila sa pagkuha ng mga mapapakinabangan pang gamit, kaya hindi nila masabi kung sino ang nakialam. Kinausap ng mabuti si Lolo ng tatay niya, dahil nakita raw ang sobrang pag-aalala niya sa baul. Dumistansya sila sa nanay niya. Alam naman ni Lolo na suportado siya ng tatay niya sa pagiging antingero, pero hindi na nga lang dapat niya sasabihin ang tungkol sa pitong demonyo, dahil baka matakot at mag-alala rin. Kaso napilitan siyang sabihin dahil sa nangyari. Nakita ni Lolo ang panlulumuri ng tatay niya. Paano na raw ang gagawin nila ngayon? Paano pa mahuhuli ulit at mapapatay ang mga demonyong yun? Saan pa nila hahanapin? Parang napaka-imposible. Pero baka raw bumalik sa kuweba ang mga yun kung saan sila nanggaling. Sabi ni Lolo, hindi nila kailangang hanapin o puntahan sa kuweba, dahil kusa siyang babalikan ng mga demonyo para gambalain, para gantihan. Sa sinabi ni Lolo ay lalong nag-alala ang tatay niya. Dahil sa nangyari ay hindi na muna umalis si Lolo Juanico. Tumulong siya sa paglilipat at pagtatayo ng bago nilang tirahan sa lupa ng ninong niya. Napunta pa sila sa mas liblib. Kasabay noon ay paghahandaan na rin niya ang pag-rest back sa kanya ng pitong demonyo. Naituro naman sa kanya ni Manoy Uwing kung paano labanan ng mga demonyo. Pero ang mangyayari ay unahan na lang daw kung sino sa kanila ng mga demonyo ang may mas matalas na utak at pakiramdam. Nangako naman ang tatay ni Lolo na tutulungan niya si Lolo. Sabihin lang kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi maiwasan ni Lolo ang makaramdam ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa nanay at tatay niya. Alam kasi niya na madadamay ang dalawa. Kung maibabalik nga lang daw niya ang pagkakataon na yon, ay hindi na siya sasama kay Manoy Uwing sa paghuli sa pitong demonyo. Nagtagumpay nga siya sa misyon na mahuli sila, pero nabigo naman siyang ingatan ng baul hanggang sa takdang panahon.
Kaya ngayon ay haharap silang pamilya sa isang malaking panganib. 7 demonyo ang kakailanganin niyang labanan para sa kaligtasan nila. Ang ginawa ni Lolo ay binigyan niya pareho ng proteksyon ng mga magulang niya. Pero hindi pa rin niya sinabi sa nanay niya kung bakit. Basta ang sabi lang niya ay proteksyon yun laban sa masasamang elemento na magtatangka ng hindi maganda sa kanila. Magkaibang agimat ang binigay niya sa dalawa. Hindi pa nasusubukan ni Lolo ang mga anting-anting na yun. Pero umaasa siya doon at sa dasal. Ilang buwan pa ang nakalipas na halos aligaga si Lolo at tatay niya sa pag-aabang sa 7 demonyo. Pero walang paramdam. May mga pagkakataon nga na si Lolo na mismo ang naghahanap sa gubat. Bumalik pa raw siya sa kuweba pero hindi niya sinama ang tatay niya ron. Dahil alam niyang delikado kung sakali man na bumalik doon ang mga demonyo. Kaso wala rin. Napakatahimik daw at payapa ng loob ng kuweba. Lumabas din naman siya kaagad doon dahil naalala niya ang pagkawala roon ni Manoy Uwing. Bigo siya sa ilang beses niyang paghahanap. Natatakot kasi siya na maunahan ng demonyo. Kaya hindi siya mapalagay kahit ilang buwan na ang lumipas. Bantay sarado rin niya ang mga magulang kahit pa binigyan na niya sila ng proteksyon. Isang gabi habang mahimbing na ang tulog ni Lolo, e bigla siyang napabalikwas ng bangon sa malakas na sigaw ng nanay niya. Wala silang kwarto. Yung kubo nila ay meron lang dalawang papag na magkahiwalay. Ang isa ay higaan niya at ang isa ay higaan ng nanay at tatay niya na magkatabi sa pagtulog. Nakita niyang takot na takot ang nanay niya habang ang tatay naman niya ay hinagila pang itak. Tinanong ni Lolo kung anong nangyayari. Sabi ng nanay niya, bumangon siya para magpunta sa banyo. Yung palikuran nila ay nasa labas ng kubo. Pero pagbaba raw niya ng 3 baitang ng kubo, eh nakarinig siya ng kaluskos sa silong. May silong po sila. Bale, nakaangat yung sahig ng kubo nila. Tapos yung ilalim na yon ang silong. Magkakasya lang doon ng isang tao kung papasok ng paupo. Dahil nga nakarinig siya ng kaluskos, kaya dahan-dahan daw siyang sumilip sa silong. Pagsilip niya ay may nakita siyang tao roon na nakaupo na parang palaka. Gulo-gulo ang buhok. Aninag din niya ang matalim na tingin sa kanya dahil nasinaga ng konting liwanag mula sa mga may awang nilang sahig. Hindi nga lang niya masigurado kung lalaki o babae. Mahaba yung buhok hanggang balikat. Pero yung katawan ay parang sa lalaki. Nung makita niya ay nagmamadali siyang bumalik sa loob ng kubo. Hindi na siya tumuloy sa banyo at sumigaw na lang siya. Doon na nagising yung asawa niya at si Lolo nga. Ayon naman sa tatay ni Lolo, nung magising nga siya sa sigaw ay agad siyang sumilip sa bintana at nakita niya yung isang baboy ramo. Malaking baboy ramo na tumatakbo palabas ng bakuran nila. Mukhang ang galing sa silong, kaya hinagilap niya yung itak niya. Lumabas ng kubo yung mag-ama, pero sinabihan ng tatay ni Lolo ang asawa niya na sila na lang ang lalabas. Bago lumabas ay kinuha ni Lolo ang baul na nabilhan na niya ng bagong kandado. May kutob siyang isa yun sa 7 demonyo, kaya inihanda na rin niya ang paghuli. Nagpalinga-linga si Lolo sa madilim na paligid. Maya-maya ay nakarinig siya ng kaluskos. Pinakinggan niyang mabuti kung saan nang gagaling. Bukod sa panghuli ay hawak din noon ni Lolo ang punyal na galing kay Manoy Uwing. Naramdaman niya na may nagtatago sa likod ng malagong halaman. Kaya sinabi niya sa tatay niya na nandoon pa ang masamang elemento. Hindi pa umaalis. May duda siyang isa yun sa 7 demonyo. Sinabihan siya ng tatay niya na mag-ingat. Isang kaluskus pa ang hinintay ni Lolo at saka niya mabilis na hinawi yung makapal na halaman. Hindi siya nagkamali. Nandoon pa nga yung baboy ramo at paghawi niya sa halaman ay dinamba siya kaagad. Nakailag naman si Lolo pero natumba siya sa lupa.
yung tatay niya na nasa likuran niya ang siyang umitak sa baboy ramo. Kaso nadaplisan lang. Kung sa karaniwang baboy ramo ay alam niyang tatakbo na dapat yon. Pero hindi pa tumakbo palayo ang baboy ramo. Para bang hinahamon pa sila. Hindi naman nagpasindak si Lolo. Tumayo siya at tumindig ng tuwid. Hinawakan niyang mabuti yung punyal at inihanda rin ang panghigop sa masamang elemento. Sabi ni Lolo, "Kilala kita. Hindi mo ako malilinlang. Hindi ka na makakatakas ngayon." Nagulat daw yung tatay ni Lolo nang biglang parehong sumugod sina Lolo at Baboy Ramo sa isa't isa. Nakatalon daw yung Baboy Ramo. Nakakabigla talaga. Tapos nagpagulong-gulong sila. Pero hindi siya umubra kay Lolo. Nakubabawan siya at hindi na siya tinantanan. Maagap na tinarak ni Lolo ang punyal sa leeg ng Baboy Ramo. Nung mapatay niya ay kitang-kita nila ang maitim na usok na lumabas mula sa katawan ng Baboy Ramo. Agad dinampot ni Lolo yung panghuli niya at hinabol yung itim na usok. Muntik pa raw niyang hindi maabutan. Pero awa ng Diyos ay naabutan pa rin niya. Ang tatay niya ay alisto rin. Dinampot agad ang baul at binukas. Nung mailagay na roon ni Lolo ay tsaka niya nagmamadaling sinara. Hingal na hingal si Lolo. Pero sa totoo lang daw ay hindi na niya alintana ang pagod at hirap sa pakikipagpambuno sa Baboy Ramo. Dahil ang pagkakahuli niya sa isa sa pitong demonyo ay nakapagbigay sa kanya ng karagdagang lakas ng loob para hulihin pa ang anim. Parehong natigilan sina Lolo at tatay niya nung makita nila ang nanay ni Lolo na nakatayo sa pintuan ng kubo. Takot na takot na nakatulala. Kaya pala ay nasaksihan niya ang mga nangyari. Agad nilapitan ng tatay niya ang nanay niya at niyakap. Wala na ring mapagpipilian si Lolo kundi ipagtapat sa nanay niya ang tungkol sa pitong demonyo. Hindi naman makapaniwala ang nanay niya na nanginginig pa rin sa takot kahit nakainom na ng tubig. Lalong naging masigasig si Lolo sa pag-aabang sa pagbabalik ng anim pang demonyo. Ngayong alam na pareho ng nanay at tatay niya ay buong pamilya na silang mag-iingat sa baul. Kaya sisiguraduhin nila na hindi na yun mabubuksan at hindi na makakawala ang mga demonyong ibabalik nila roon para sa huli ay sunugin. Nasa isip na raw niya noon kung sinong santigwar ang pupuntahan. Yung santigwar na kaibigan din ni Manoy Uwing. Ang nanay naman ni Lolo ay ibang paghahanda ang ginawa. Naglagay siya ng maraming bawang sa paligid. Bumili ng pagkarami-raming asin. Araw-araw siyang nagro-rosaryo sa harap ng mga santo nila. Tapos ay linggo-linggong nagsisimba sa kapilya na malapit sa baryo. Kinakausap ang kaibigan niyang pare tungkol sa mga demonyo. Pero hindi niya sinabi ang tungkol sa problema ng anak niyang antingero. Nang hingi lang siya ng benditadong tubig. Tapos araw-araw niyang pinapaalalahana ng asawa niya at si Lolo sa tuwing lalabas ng bahay na mag-iingat at maging alisto sa panganib. Isang hapon, inabutan ng ulan sina Lolo sa bukid. Sumilong muna sila at nagpatila sa maliit na kubong sadyang ginawa para pahingahan ng mga magbubukid tulad nila. Medyo matagal humina ang ulan kaya inabot na sila ng gabi. Nag-alala sina Lolo kasi mag-isa lang ang nanay niya sa kubo. Kaya nagmadali na silang umuwi kahit na umuulan pa. Kahit saan naman sila magpunta ay bit-bit nila ang baul at panghuli. Dahil alam nga ni Lolo na nasa paligid lang ang anim pang natitirang demonyo. Kaya kailangan maging handa sila sa lahat ng oras. Pauwi sa kubo nila ay kailangan nilang dumaan sa kakahuyan. Nasa kalagitnaan na sila ng mahabang lakarin sa kakahuyan nang matanaw nila ang makakasalubong na isang lalaking nakahubad. Hahapay-hapay na naglalakad. Paekis-ekis ang bawat hakbang. Natigilan sina Lolo. Nagkatinginan sila ng tatay niya. Sa itsura ng lalaki, alam agad nila na may kakaiba.
na hindi yun basta-basta lasing lang. May sanib ang lalaki at maaaring yun na ang ikalawang demonyo na hinahanap nila. Sinabihan ni Lolo ang tatay niya na ihanda ang baul at panghuli. Siya naman ay agad dinukot ang punyal na nakasuksok lang sa gilid ng pantalon niyang pambukid. Pagdaan ng lalaki sa mismong harapan ni Lolo ay diretso lang ang tingin, ni hindi siya sinulyapan man lang. Paglampas ng lalaki ay agad pumihit si Lolo pabalik. Sinunda ng lalaki at tatarakan na sana niya ng punyal. Pero biglang yumuko yung lalaki, sabay yakap sa bewang ni Lolo. Umuungol daw yon ng nakakatakot, yung tipong kikilabutan ka talaga. Nung maitulak nga ng lalaki si Lolo, ay agad namang sumaklolo ang tatay niya. Kahit ang bilin ni Lolo ay sa baul lang ang focus, at siya ang bahala sa demonyo. Hindi lang kasi matiis ng tatay niya si Lolo nang makubabawan ng lalaki. Ang ginawa ng tatay ay nilapag ang nakasarang baul at saka ginamit ang itak niya sa lalaki. Nahiwa yung likod ng lalaki, kaya yung atensyon ay nabaling sa tatay ni Lolo. Tumayo at aatake sana sa tatay ni Lolo. Buti na lang nakatayo agad si Lolo Juanico at mabilis niyang naitarak ang punyal sa likod ng lalaki. Hinugot at tinarak ulit ng ilang beses hanggang sa bumagsak ang lalaki. Nagmamadali namang kinuha ng tatay ni Lolo yung baul at hinagis kay Lolo ang panghuli sa masamang espiritu na nasa loo ni Lolo. Pagkalabas na pagkalabas pa lang ng itim na usok mula sa lalaki ay swak agad sa panghuli. Matapos yon ay napalupasay na lang silang mag-ama. Naikulong na nila ang ikalawang demonyo, kaya nabawasan na ulit ang alalahanin nila. Lima na lang ang kailangan nilang ikulong at matatahimik na rin ang buhay nila. Habang pinagmamasdan nila ang lalaki, ay nasabi ni Lolo sa tatay niya na kapag natapos ang problema nila sa mga demonyo, ay baka tigilan na niya ang pagiging antingero. Sinabi naman ng tatay niya na kay Lolo raw ang pagdedesisyon. Pero kahit ano pa ang gustong tahakin ni Lolo, mahirap man o madaling daan sa buhay, ay mananatili siyang nakasuporta. Tapos tinanong ng tatay niya kung anong gagawin nila ngayon sa bangkay ng lalaki. Sabi ni Lolo, wala silang dapat ipag-alala dahil ang lalaki ay hindi naman ordinaryong tao na sinaniba ng demonyo, kundi isang aswang na balbal. Natatandaan daw niya na minsan na nilang nakasagupa ni Manoy Uwing ang balbal, kaya nga lang ay nagawa silang takasan. Mabuti na lang din na aswang na balbal ang sinaniba ng demonyo. Dalawa ang napatumba nila sa isang laban na yon. Naikulong nila ang ikalawang demonyo at napatay din nila ang aswang. Habang naghahapunan ay buong pagyayabang na binida ni Lolo sa nanay niya ang naging engkwentro nila sa pangalawang demonyo na sumanib sa balbal. Ang nanay naman niya ay panay ang sign of the cross. Palagi raw niyang pinagdarasal ang kaligtasan ng mag-ama niya. Naglalakad pa nga ng paluhod ang nanay niya papuntang altar sa lumang kapilya nila. Nung gabi rin yun ay nagising si Lolo na nangangati ang tenga niya. Tapos narinig na lang niya na may tumatawag sa kanya na parang galing sa labas ng kubo nila. Tumayo si Lolo at sumilip sa bintana. Nakita niyang may uwak na nakadapo sa kahoy na bakod nila. Hindi naman niya nakitang bumuka ang bibig ng uwak, pero kinutuban siya na yun ang tumatawag sa kanya. Maingat niyang ginising ang tatay niya at pabulong na sinabi ang tungkol sa uwak. Yung tatay naman niya ay buong ingat din na bumangon. Iniiwasan kasi nila na magising ang nanay niya. Kinuha nila ang mga gamit at nakaangat ang mga paang humakbang palabas ng kubo. Paglabas nila ay biglang lumipad ang uwak palayo. Sinundan nila nang makitang dumiretso yon sa madilim na bahagi ng kalye, yung natatakpan ng mga puno ang liwanag mula sa buwan. Nakita nilang dumapo ulit yung uwak sa mababang puno, parang
pinapasunod talaga sila. Isa sa tinuro ni Manoy Uweng kay Lolo ay kung paano umasinta ng kalaban. Mahalaga raw yon sa pagiging antingero, kaya inaral naman yon ni Lolo. At ngayon nga ay binabalak niyang asintahin ang uwak na kung saan saan dumadapo. Parang nakikipaglaro pa sa kanila. Malakas ang hinala ni Lolo na ang uwak ang ikatlong demonyo. Pero bago pa niya magawa ang pag-asinta, ay bigla na silang inatake ng uwak. Ang unang pinunterya ay siya. Tapos ay lumipad sa tatay niya. Nang atakihin ng tatay niya, ay nadali ng uwak ang isang mata ng matanda, kaya nabitawan ng itak. Agad namang sumaklolo si Lolo. Pupugutan na sana niya ng ulo ang uwak gamit ang punyal, pero biglang nakalipad. Nagpaikot-ikot ng lipad sa paligid nila. Doon na raw ginamit ni Lolo ang natutunan niya kay Manoy Uweng sa tamang pag-asinta. Matapos asintahin ay inihagis niya ang punyal sa malikot na uwak. Nasa pool sa liig, pugot ang ulo nitong bumagsak sa lupa. Dahil na disgrasya ang mga mata ng ama, ay si Lolo Manico na ang nagmamadaling kumilos at kinuha ang panghuli sa demonyo at ang baul. Hindi naman siya nabigong makuha at maikulong ang ikatlong demonyo. Halos himatayin sa nerbiyos ang nanay ni Lolo nung magising at malamang nadali ng uwak ang kaliwang mata ng asawa niya. Sinabihan agad niya si Lolo na humingi ng tulong sa ninong niya. Kinatok nga ni Lolo ang bahay ng ninong niya na malapit lang sa kanila. Dinala agad nila sa maliit na ospital ng bayan kahit may kalayuan sa baryo. Sarado na kasi yung paggamutan sa baryo sa ganoong oras, at mabuti na lang at may tricycle ang ninong ni Lolo na nagamit nila nung gabing yon. Hindi na naagapan ng isang mata ng tatay ni Lolo. Hindi na raw nakakita. Pero sabi naman niya kay Lolo, kahit wala ng paningin ang isa niyang mata, eh makakatulong pa rin siya kay Lolo sa pagharap sa natitirang apat na demonyo. Makakaya pa raw nila yon. Panay lang ang tango ni Lolo sa tatay niya, pero wala na siyang balak na isama pa ang ama sa mga susunod niyang pagharap sa kalaban. Dahil baka sa susunod ay hindi lang mata ang madisgrasya. Yung nanay naman niya, kahit na sobrang natatakot na sa mga nangyayari, ay alam na hindi niya mapipigilan si Lolo sa ginagawa niya. Dahil hindi rin naman talaga sila titigilan ng mga demonyong nakawala sa baul. Tapos habang nagbabantay sila sa tatay niya na nagpapagaling sa ospital, ay may naikwento ang nanay niya kay Lolo. Nung araw daw na nasa bukid ang mag-ama, ay may nakita raw siyang madre na dumaan sa bakuran nila. Nasa bintana raw siya nun. Napatingin siya sa madre at napatingin din sa kanya yung madre. Hindi niya yun kilala. Noon lang niya nakita. Tapos ang nakakapagtaka pa ay pabalik-balik daw yung madre. Maya-maya ay makikita na naman niyang padaan ulit sa bakuran nila. Para bang hindi mapakali. Nung nakita niyang padating na yung mag-ama niya, ay tsaka lang din nawala yung madre. Hindi na nga lang daw niya yun binanggit nung una, dahil wala namang ginawa yung madre. Weirdo nga lang ang kilos, pero ngayon sinabi na niya dahil baka makatulong kay Lolo. Si Lolo naman ay napaisip din sa sinabi ng nanay niya. Sa tingin niya ay tinangka ng demonyo na lapitan ng nanay niya. Pero mukhang gumana yung anting-anting na binigay niya rito. Isa pang gumana siguro ay yung pagdarasal at ang bisa ng rosaryo na hindi na halos binibitawa ng nanay niya. Maya-maya ay nagpaalam si Lolo sa nanay niya na magkakapi lang muna sa labas ng ospital. Pero hindi pala talaga nagkape si Lolo nun, kundi lumabas siya ng ospital at nagtungo sa isang simbahan doon. May kutob siya na ang madring umaaligid sa bakuran nila ay ang ika-apat na demonyo. Malamang daw ay hindi yun totoong madre. Sa simbahan daw sa bayan ay may katabing kumbento. Nagmatsyag si Lolo malapit doon, pero wala naman daw siyang nakitang kakaiba. May mga ilan-ilan madre siyang nasisilip mula sa labas ng bakuran ng kumbento, pero nasa ayos naman daw ang kilos nila. Normal lang. Kaya bumalik na lang siya sa ospital.
nung makalabas na ang tatay ni Lolo sa ospital, ay hindi nila siya napigilan na bumalik sa pagtatrabaho sa bukid. Si Lolo naman ay nagpatuloy din sa pagtulong habang hinahanap ang ika-apat na demonyo. Hanggang isang araw, kauuwi lang niya galing sa bukid. Nauna siyang umuwi sa tatay niya dahil dumaan pa yung tatay niya sa ninong niya para manghiram daw ng pera. Natsyempohan ni Lolo ang sinasabi ng nanay niyang madre na umaali-aligid sa bakuran nila. Nung makita raw ng madre si Lolo, ay ngumiti sa kanya. Pero hindi pangkaraniwang ngiti, kundi ngisi. Noon natiyak ni Lolo na ang madre nga ang ika-apat na demonyo. Agad niyang kinuha yung gamit at lumabas ng kubo. Hindi na siya nagpaalam sa nanay niya. Sinundan niya yung madre na dumiretso lang sa paglalakad. Hindi pa raw gabi nun, hapon pa lang. Pabilis ng pabilis ang paglalakad ng madre, hanggang sa lakad takbo na ang ginagawa ni Lolo. Hindi raw magawang lapitan ni Lolo yung madre dahil naglakad yon kung saan may mga tao. Pero hindi talaga nilubayan ni Lolo. Talagang sinundan niya kahit saan lumiko, hanggang sa makarating sila sa patay na ilog ng baryo. Nung marating nila ang ilog, ay doon na raw huminto sa paglalakad yung madre at humarap kay Lolo. Si Lolo sabi niya kahit kailan naman ay hindi naaalis sa kanya ang takot sa bawat pagharap niya sa masasamang elemento. Pero mas pinangingibabawan na lang niya lagi ang pananalig niya sa Diyos at pagtitiwala sa sariling kakayahan bilang isang antingero. Sinabi niya sa madre na hindi siya natatakot. Hinamon pa niya na kusa ng magpakulong sa kanya para hindi na mahirapan. Nginisian lang siya ng madre. Tapos ay biglang sinugod si Lolo habang may sinasabi sa lingwaheng hindi maintindihan ni Lolo. Parang bumubulong pero mariin. Nakahanda na ang punyal ni Lolo nun nang sumugod ang madre. Pero nakailag at nagawa siyang hilahin. Sa paghila sa kanya ay tumilapon siya sa patay na ilog. Agad namang bumangon si Lolo. Nabigla siya sa lakas ng madre. Muli silang nagsagupa at nagpalitan ng puwersa. Yung lakas daw ng madre akala mo sa lalaki. Kung ibalibag daw si Lolo ay ganun na lang, para siyang bata. Pero buti na lang at hindi nawawala ng kumpiyansa si Lolo sa sarili. Naiisip daw niya sa mga sandaling yun ang pagkamatay ni Manoy Uweng at ang nangyari sa mata ng tatay niya. Yun daw ang pinagkunan niya ng lakas. Akala nga niya ay matatalo na siya ng madreng yun dahil nanlambot talaga siya kakabalibag sa kanya. Talagang nanakit yung katawan niya, lalo at batuhan ang kinababag sa kanya dahil patay na nga yung ilog na yun. Kundi siya nakakabalanse ay baka tumama na raw yung ulo niya sa bato at nabagok na siya. Hanggang sa makakuha siya ng tiyempo at maitarak niya ang punyal mismo sa dibdib ng madre. Ang nakakagulat pa roon ay nang matalo niya ang madre ay biglang nawala ang katawan. Yung kasuotan na lang daw ang bumagsak sa lupa. Ibig sabihin ay hindi talaga totoong madre ang nakasagupa niya, kundi imahinasyon lang na gawa ng ika-apat na demonyo. Nung maikulong na niya sa baul ang demonyo, ay nagmamadali na siyang umuwi. Nung malaman daw yun ng tatay ni Lolo, ay nagalit sa kanya kasi bakit daw hindi niya sinama. Parang pakiramdam daw ng tatay niya noon ay wala na siyang tiwala dahil sa pagkawala ng isang paningin nito. Siguro raw akala ni Lolo ay wala na siyang maitutulong dahil sa kalagayan niya, na magiging pabigat na lang siya sa mga engkwentro ni Lolo. Pero pinaliwanag naman ni Lolo Juanico na kaya ayaw na niyang isama ang tatay niya ay dahil natatakot siya na may mas malala pang mangyari sa kanila na mga magulang niya. Mas mabuti raw na siya na lang. Total naman ay siya ang nag-akyat ng problemang yun sa pamilya nila. Payo naman ng nanay ni Lolo, bakit daw hindi lumapit si Lolo sa pari tulad ng lagi niyang ginagawa? Baka raw may maitulong kay Lolo. Pero sabi naman ni Lolo, ayaw niyang mandamay ng ibang tao. Bilang isang antingero,
Gusto niyang siya lang ang tumapos sa nasimulan niya. Nung mga sumunod na gabi ay nanaginip si Lolo ng dagat. Umaalon na dagat. Tapos nakikita niya sa gitna ng alon ang mukha ng isang demonyo. Paggising niya, tandang-tanda niya ang laman ng panaginip niya. Kaya dali-dali siyang nagpunta sa tabing dagat. Bit-bit ang mga gamit niya. Malakas ang kutob niya na nandoon ang ikalimang demonyo na hinahanap niya. Sabi ni Lolo, alam niyang may koneksyon ng panaginip niya sa mangyayari. Pagpunta naman niya sa tabing dagat, ay napakapayapa ng tubig. Walang kaalon-alon. Luminga siya sa paligid. Nakiramdam. Maya-maya ay may nakita siyang paparating na bangka, sakayang isang mangingisda. Pagbaba ng mangingisda sa bangka niya, ay tahimik lang na nag-obserba si Lolo. Normal naman ang kilos ng mangingisda at wala siyang napansin na kakaiba. Pero kahit ganoon, ay nakahanda pa rin ang punyal niya. Patuloy na inobserbahan ni Lolo Juanico ang kilos ng mangingisda. Pero hanggang sa makaalis daw sa bangka ay wala namang pinakitang kakaiba. Kaya nag-abang pa si Lolo sa tabing dagat. Maya-maya ay may lumapit sa kanyang nagtitinda ng laman dagat. Inobserbahan din ni Lolo, pero wala rin siyang nakitang mali. At isa pa, hindi siya kinutuban ng hindi maganda. Mga ilang minuto pang nanatili roon si Lolo. Paalis na lang siya nang mapansin niya ang isang kambing. Napakunot noo siya. Anong ginagawa ng kambing sa tabing dagat? Para pang nakatingin din yung kambing kay Lolo. Para bang pinagmamasdan din ang kilos niya. Kung ano ang naramdaman ni Lolo sa naunang apat na demonyo, eh ganoon din ang naramdaman niya sa kambing na nakita niya. Kaya sabi niya sa sarili, nahanap na niya ang ikalimang demonyo. Sinasabi ng araw ba niya at may kaugnayan ng napanaginipan niyang dagat sa ikalimang demonyo. Inihanda ni Lolo ang punyal. Lalapitan na lang niya yung kambing nung may magdating ang mga batang naghahabulan at isang ali na napadaan. Kaya pansamantalang naudlot ang paglapit ni Lolo. Yung kambing naman ay nanatili lang din doon na parang hinihintay ring mag-alisa ng mga tao. Ilang sandali pa at muli nilang nasolo yung tabing dagat. Inikutan ni Lolo yung kambing. Yung kambing naman ay parang may isip na lumakad din. Sinusundan ang bawat hakbang ni Lolo. Hindi na pinatagal ni Lolo Juanico yung pakay niya. Gagamitin na sana niya yung punyal nang maunahan siya ng kambing sa pag-atake. Nanlaban siya. Tapos nakarating pa raw sila sa tubig. Parang may isip talaga na sinubukan siyang lunurin ng kambing. Pero mula sa ilalim ay matagumpay na naitarak ni Lolo ang punyal niya sa kambing. Dahil nasa tubig kaya nahirapan si Lolo na makuha agad yung baul niya na nasa bag na dala niya na nilapag niya sa buhangin bago siya makipaglaban. Akala nga niya ay mabibigo na siyang maikulong ang ikalimang demonyo dahil nawala yung itim na usok. Buti na lang at namataan pa niya na palayo. Hinabol niya hanggang sa maabutan niya at mahuli. Sobrang kinabahan daw si Lolo sa pagkakataon na yon. Binalikan nga pala ni Lolo yung kambing para ilibing sana. Pero pagbalik niya ay hindi na niya makita. Kahit inaasahan na raw ng nanay at tatay niya ang mga ganoong senaryo na pagdaraanan pa ni Lolo, ay hindi pa rin maiwasan na mag-alala sila. Si Lolo naman dahil dalawang demonyo na lang ang natitirang nakalaya, ay mas nakaramdam siya ng lakas. Kada demonyo na nahuhuli niya, ay nadaragdagan yung lakas niya. Kaya sinabihan niya yung mga magulang na ipanatag na lang ang loob dahil malapit nang matapos ang problema nila sa pitong demonyo. Natanong ng nanay ni Lolo kung bakit hindi na lang daw magpatulong si Lolo sa santigwar sa paghuli sa natitirang dalawa pa. Umiling si Lolo Juanico. Ayaw niya. Kaya na raw niya yon. Nagawa nga raw niya na mahuli yung tatlo na kasama ang tatay niya at dalawa na mag-isa lang siya. Kaya naniniwala siyang magagawa rin niyang mahuli ang natitirang dalawa. Ang hihingin lang niyang tulong sa santigwar
na kaibigan ni Manoy Uweng ay ang pagsunog sa baul na kinakukulungan ng mga demonyo. Dahil nangangailangan talaga yon ng matinding ritual at orasyon. Hindi basta-basta. Sumang-ayon naman ang tatay niya sa sinabi niya. Pinaalalahanan lang siya na mas pag-ibayuhin na raw ang pag-iingat. Huwag makampante. Hindi porket nahuli na ang limang demonyo ay magiging madali na ang paghuli sa dalawa. Hindi nila alam kung anong lakas meron ang dalawang huling demonyo. Tumango naman si Lolo. Tinandaan niya ang sinabi ng tatay niya. Nahirapan si Lolo Juanico na matagpuan ang ika-anim na demonyo. Ilang linggo siyang naghanap at ilang linggo rin siyang naghintay. Pero alam niyang lalapit at lalapit yon sa kanya. Hanggang isang gabi nga ay nakarinig si Lolo ng isang batang bumubungis-ngis ng tawa. Tulog na yung nanay at tatay niya nun, kaya siya na lang ang bumangon. Kinutoban na naman siya na nandoon na ang hinihintay niyang ika-anim na demonyo. Pero kinabahan siya dahil boses nga ng bata ang naririnig niya. Boses ng isang batang babae. Kung tama ang hinala niya, mukhang sadyang pinahihirapan siya ng ika-anim na demonyo. Paano niya malalabanan ng isang bata? Sa kabila raw ng alalahanin ni Lolo sa posibleng makalaban niya sa gabing yun, ay lumabas pa rin siya ng bahay. Hawak ang punyal. Nakahanda na rin ang panghuli niya at ang baul. Muli niyang narinig yung hagik-hik ng bata, pero hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Nagpalinga-linga siya sa paligid, pero hindi niya makita. Hindi niya masundan ang pinagmumula ng boses. Naglakad-lakad pa siya at pilit na hinahanap ang munting tinig. Pawala-wala kasi at mahina rin. Biglang lalakas at hihina ulit. Para siyang pinaglalaruan. Sinabihan ni Lolo Juanico ang ika-anim na demonyo na huwag maging duwag at huwag magtago sa loob ng isang paslit. Hinamon niyang magpakita sa kanya at lumaban ng patas. Naalala ni Lolo na may anting-anting silang nakuha ni Manoy Uweng na may kapangyarihang makakita raw ng masasamang elementong ayaw magpakita. Baka gumana rin yon sa masamang espiritu. Kaya dali-dali siyang bumalik sa bahay nila para kunin yon. Nakapalawit ang maliit na kwadradong bato sa kwintas at sinuot daw yon ni Lolo. Nang maisuot niya ay tsaka siya lumabas ulit para hanapin ang ayaw magpakita sa kanya. Hindi naman siya binigo ng anting-anting ni Manoy Uweng. Dahil pagkasuot niya ng kwintas kung saan nakapalawit ang anting-anting, ay unti-unti niyang natukoy ang pinanggagalingan ng maliit na boses na kanina pa siya nililito sa itaas ng puno. Pagtingala niya, naroon ang isang batang babae. Nasa tansya niya ay nasa 5 o 6 na taong gulang pa lang. Nakaupo at nakalawit pa ang mga paa na kumukuyakoy habang patuloy na tumatawa. Kinilabutan si Lolo Juanico sa nakita niya. Kahit alam niya na hindi pangkaraniwan ng bata na ginagamit lang ng demonyo, ay nagdalawang isip pa rin siyang kalabanin. Bata na nga tapos babae pa. Parang hindi raw niya maaatim na tarakan ng punyal. May naisip siyang paraan. Bumalik siya sa kubo at may kinuhang isang mahalagang bagay. Sa gayong paraan ay magiging malinis ang kamay niya sa paghuli sa ika-anim na demonyo. Pagbalik niya sa labas ay wala na sa puno ang batang babae. Pero alam niyang nasa paligid lang yun at pinagmamasdan siya. Hawak pa rin ni Lolo ang punyal habang yung mahalagang bagay na kinuha niya sa loob ng kubo ay nasa bulsa niya. Dahil sa suot niya raw na anting-anting, kaya natukoy ulit niya ang kinatatayuan ng batang babae nasa likuran niya. Bago pa makakilos si Lolo, biglang pumasan sa likod niya yung bata. Nilamutak ng madiin ang mukha niya at kinagat siya sa liig. Naramdaman ni Lolo na may pangil ang bata, kaya malamang ay batang aswang ang ginamit ng kampon ng Diablo sa pag-atake sa kanya. Pilit niyang inalis ang bata na nakapasan sa likod niya. Nagawa naman niyang alisin, pero inatake ulit siya
at paharap naman siyang sinampahan. Dahil sa kagat sa liig ay medyo nahirapan si Lolo kahit bata lang ang katunggali niya. Aswang pala kasi, kaya ganoon na lang ang lakas. Tinulak niya palayo sa kanya dahil tinangka na naman siyang kagatin. Pero makulit ang bata. Paulit-ulit siyang inaatake. Kahit aswang ang bata ay hindi pa rin daw makayang saktan ni Lolo. Kaya ang ginawa niya ay dinukot niya sa bulsa ang mahalagang bagay na kinuha niya sa loob kanina. Ang rosaryo ng nanay niya. Sa pagkakaalam niya ay benditado ang rosaryo na yon. Yun ang ginamit niyang panlaban sa paslit na aswang. Nagmamadali ang mga kamay niyang sinuot yon sa liig ng bata. Mukhang hindi raw yon inaasahan ng batang aswang. Kaya nabigla at parang napapasong pilit na inalis sa liig niya ang rosaryo. Inihanda na ni Lolo ang panghuli niya sa demonyo at ang baul. Hinintay niya ang paglabas ng itim na usok mula sa katawan ng batang aswang. Nung mawalan ng malay ang bata, ay abang na si Lolo. Mga ilang sandali pa at wala nang nagawa ang ika-anim na demonyo. Nahuli na rin siya ni Lolo. Matapos maikulong ang demonyo, ay kinuha ulit ni Lolo ang rosaryo ng nanay niya sa liig ng bata. Nakita niyang nalapnos ang liig, kaya awang-awa siya. Malambot talaga ang puso ni Lolo Juanico sa mga paslit. Pero mabuti na lang din at ganoon lang ang inabot ng bata kahit na aswang pa siya. Nung magkamalay ay hinayaan na lang daw niya na makatakas at makabalik kung saan man ang lungga nila. Kinabukasan habang nag-aalmusal ay kinuwento ni Lolo Juanico sa nanay at tatay niya ang nangyari kagabi. Nagtaka yung dalawa na hindi man lang sila nagising. Nakikipaglaban na pala ang anak nila. Pero ayos lang naman daw yon, sabi ni Lolo. Mabuti nga at hindi na istorbo ang tulog nila. Matatanda na ang mga magulang niya. Kaya ang gusto niya sana ay mabuhay na lang ng payapa at walang panganib ang dalawa. Masaya na si Lolo nung mga panahon na yon. Kasi iisang demonyo na lang ang kailangan niyang hulihin. Matatapos na rin sa wakas ang problema niya. Kaya nananalangin siya na sa huling laban na haharapin niya sa ikapitong demonyo ay siya pa rin sana ang manalo. Sa lahat ng pinagdaanan niyang paghuli ay wala silang ibang pinagsabihan. Tanging ang pamilya lang daw nila ang nakakaalam. Ayaw kasi ni Lolo na pag-usapan pa sila ng mga taga-baryo. Mabuti na lang araw at napalipat sila sa lupa ng ninong niya na malayo sa mga kapitbahay. Kaya nakaiwas sila sa mga tao. Nagpasalamat si Lolo sa nanay niya nang isuli niya ang rosaryo. Sabi ni Lolo, napakalaking tulong noon sa pagkakahuli niya sa ika-anim na demonyo. Sa halip na kunin ay binalik ng nanay niya sa kamay niya ang rosaryo. At sabi ay kakailanganin pa raw niya yon, kaya sa kanya na muna. Hanggat hindi pa nahuhuli ang huling demonyong kailangan niyang maikulong sa baul. Dahil sa kabaitan at pagiging maunawain ng nanay ni Lolo, ay niyakap niya ng mahigpit. Habang nasa bukid at magkasamang nagtatrabaho, e biglang nanikip ang dibdib ng tatay ni Lolo. Hindi niya agad napansin kasi nakatalikod siya. May kasama silang isa pang lalaki sa bukid na nakakita, kaya sinigawan siya at sinabing natumba ang tatay niya. Napalingon nga si Lolo at patakbong nilapitan ng tatay niya. Nawala ng malay ang tatay, kaya pinagtulungan nilang buhatin. Doon muna nila nilapag sa kubong pahingahan ng mga magbubukid. Pinaypayan at pinainom ng tubig nung magkamalay. Tapos ay hinilot-hilot ni Lolo ang mga daliri sa kamay. Iniunat daw niya kasi naninigas. Maya-maya lang din naman ay medyo bumuti na ang pakiramdam ng matanda. Pero hindi na siya pinabalik ni Lolo sa trabaho. Inihatid na siya pauwi sa kanila. Mula noon ay hindi na muna pinagtrabaho ni Lolo Juanico ang tatay niya sa bukid. Siya na muna ang kumayod para sa kanilang tatlo, habang patuloy pa rin niyang hinahanap ang huling demonyo na ikukulong niya sa baul. Pero kung kailan naman isa na lang, ay tsaka pa naging mailap sa kanya ang demonyong yon. Mga dalawang araw ang lumipas
at naratay sa banig ang tatay ni Lolo. Sinubukan nilang dalhin ulit sa ospital, pero laking gulat nila. Nung matapos kasi ang mga resulta sa pagsusuri sa kalagayan ng tatay niya, ay walang nakitang mali ang mga doktor. Nasa ayos naman daw ang tatay niya, kahit matanda na. Nagkatinginan sina Lolo at nanay niya sa sinabi ng doktor. Kung maayos ang pangangatawan ng tatay niya, bakit kaya nang hihina at nilalagnat? May tumatakbo raw na masamang hinala sa utak ni Lolo, pero ayaw niyang isipin yon. Pilit niyang inaalis sa isip. Dahil wala ngang makitang diferensya ang mga doktor, ay lumabas na sila ng ospital. Mula nang makauwi sila sa bahay galing ospital, ay inobserbahan na ni Lolo ang tatay niya na nananatiling mahina. Kahit sa pagkain ay hindi halos kumakain, tinitikman lang tapos aayaw na. Isang beses pa na kagagaling ni Lolo sa bukid, nadatnan niyang pinipilit ng nanay niya ang tatay niya na kumain dahil nangangayayat na nga. Nang biglang tabigin ng tatay niya ang pinggan at sinigawan ng nanay niya na huwag makulit. Hindi lang sinigawan, kundi tinulak din, kaya sinaway ni Lolo ang tatay niya sa ginawa. Nagulat si Lolo sa inasal ng tatay niya. Sa buong buhay nila ay noon lang nasigawan at naitulak ng tatay niya ang nanay niya. Sa ginawa ng asawa ay nagulat din ang nanay ni Lolo. Dali-daling dinampot ang pinggan at nilinis ang natapong pagkain. Nakita ni Lolo na umiyak ng palihim ang nanay niya, kaya nilapitan niya. Pinagaan niya yung loob sa pagsasabing baka nahihirapan ang tatay niya sa sitwasyon, kaya ganoon ang naging asal. Mahirap din kasi ang may nararamdaman na hindi malaman kung ano ba ang pinagagalingan nun. Baka matabang ang panlasa ng tatay o nahihirapang lumunok, kaya wag na lang nilang pilitin kung ayaw kumain. Tumangutang ulang ang nanay ni Lolo. Naisip ni Lolo na gamitin sa tatay niya ang mga anting-anting na nakatabi. Kinuha niya ang isa na mula pa sa isang diwata sa bundok na pinuntahan nila noon ni Manoy Uweng. Isang bato yun na kulay puti at sinlaki ng panghilod. Ang bisa raw noon ay makapagpapaalis ng negatibong enerhiya sa katawan. Hindi direktang makapagpapagaling ng sakit, pero sinubukan pa rin ni Lolo. Inilapat niya ang puting bato sa bawat parte ng katawan ng tatay niya. Sa leeg, sa dibdib, sa likod. Pero nagulat siya nang mapatingin sa mukha ng tatay niya. Nakangisi na parang pinagtatawanan lang ang ginagawa niya. Kinausap ni Lolo ang tatay niya at tinanong kung anong nararamdaman. Sa halip na sagutin ang tanong niya, e bigla na lang siyang dinuraan sa mukha. Napatayo si Lolo at napalayo sa tatay niya. Ginapangan siya ng takot nang makitang humingisi pa rin ang tatay niya. Naisip niya doon pa lang sa ospital na baka ang tatay niya ang pinasukan ng ikapitong demonyo, pero ayaw niyang tanggapin yun sa utak niya. Pilit pa rin niyang inalis sa isip. Ang nanay niya na nakakita sa ginawa sa kanya ng tatay niya ay napatulala. Inakay ni Lolo ang nanay niya palabas ng bahay at sinabihan na baka pwedeng doon na muna makituloy sa bahay ng ninong niya habang ginagamot niya ang tatay niya. Pero hindi pumayag ang nanay niya. Hindi raw niya iiwan ang mag-ama niya sa ganoong sitwasyon. Alam daw niya ang tumatakbo sa isip ni Lolo na posibleng ang tatay niya ang huling biktima ng mga nakawalang demonyo. Mas mabuti raw siguro kung hihingi na lang ng tulong si Lolo sa ibang albularyo o kaya ay sa santiguar. Ayaw kasi ng nanay niya na magkaroon ng tunggalian ang mag-ama dahil tsak na may mapapahamak sa kanila o kaya ay pareho silang mapahamak. Hindi raw yun makakaya ng nanay niya. Dahil buhay ng tatay niya ang nakataya at ayaw niyang magkamali ay sinunod ni Lolo ang payo ng nanay niya na humingi ng tulong. Doon sa santiguar na kaibigan ni Manoy Uweng siya lumapit. Sinabi niya rito ang mga nangyari mula sa paghuli nila ni Manoy Uweng sa pitong demonyo. Hanggang sa hindi sinasadyang makawala ang mga demonyo at sa paghuli niya sa anim. Inamin niya sa santiguar
na nadali ng ikapitong demonyo ang kahinaan niya sa pamamagitan ng paggamit sa tatay niya. Napailing ang santiguar na si Katomas. Unang-una raw sa lahat ay hindi dapat pinakialaman nila Lolo ang mga nananahimik na demonyo sa loob ng kuwebang yon, dahil yun na mismo ang kulungan nila. Sa ginawa raw nila Lolo ay hindi nila tunay na naikulong ang mga demonyo sa baol na may orasyon, kundi pinalaya nila ang mga yon sa lungga nila at binigyan ng pagkakataon na gambalain sila. Niloko raw ni Manoy Uwing ang kaibigan niyang santiguar, dahil ang sabi pala sa kanya, ang baul ay gagamiting kulungan ng masasamang elementong makakainkwentro sa paglalakbay niya sa bundok bilang isang antingero, hindi para pagkulungan ng pitong demonyo mula sa mapanganib na kuweba. Noon ay naging malinaw kay Lolo ang lahat. Nagkamali sila ni Manoy Uwing, pero pagsisihan man niya ay hindi na yun mababalik. Nangyari na ang lahat. Namatay na si Manoy Uwing at nasa panganib na ngayon ang buhay ng tatay niya. Sabi ng santiguar, ang mga demonyo ay hindi basta-bastang masasamang espiritu, kundi malalakas na espiritu ng Diablo. Kung inaakala raw ni Lolo na natalo niya ang anim na demonyong naikulong sa baul, ay nagkakamali siya. Dahil masunog man nila ang baul, ang mga demonyo ay mapapalayo lang nila sa kanila, pero patuloy na maglalakbay para maghanap ng panibagong lungga at mga nilalang na magagambala. Hindi raw nila mapapabalik ang mga yon sa impyerno, dahil tahanan na rin nila ang lupa. Kaya nga kapag nananahimik sa isang lungga ay hindi na dapat ginagambala para hindi na makapaminsala. Sa kabila ng mga babala ni Katomas ay sinamahan pa rin niya si Lolo sa paghanap sa ikapitong demonyo. Habang patungo sila sa bahay ay nakasalubong na nila ang nanay ni Lolo. Humahangos sa pagtakbo, hawak ang balikat na duguan. Kinagat daw siya ng asawa niya. Sobrang nag-alala si Lolo sa nanay niya, kaya inihatid muna niya sa bahay ng ninong niya. Nagulat ang ninong niya sa nangyari. Alam niyang hindi yun magagawa ng tatay ni Lolo. Pero sabi ni Lolo ay ang nanay na niya ang bahalang magpaliwanag. Kailangan na kasi niyang puntahan ng tatay niya. Pagdating naman nila Lolo sa bahay nila, ay nagulat sila nung makitang nasa bubunga ng tatay niya na akmang tatalon, nakatayo sa pinakadulo ng bubong. Sumigaw si Lolo at sinabihan ng demonyo na huwag gamitin ang tatay niya, dahil mabibigo lang din siya tulad ng anim na demonyo. Malakas na pagtawa lang daw ang sinagot ng tatay niya. Si Katomas naman ay nagsimulang umusal ng orasyon. Hawak ang kandilang sinindihan niya, pero hinipan lang yon ang demonyo mula sa malayo. Sinindihan ulit ni Katomas at tinuloy ang pag-oorasyon, nung biglang tumalo ng tatay ni Lolo mula sa bubungan. Natakot si Lolo sa ginawa ng tatay niya, kaya tumakbo siya para saklulohan. Pero napahinto siya sa pagtakbo nang maayos na nakalapag ang tatay niya sa lupa. Hinamo ng demonyo si Lolo. Napakawala ng mga demonyo sa baul at pakakawalan din daw ang tatay niya. Kinuha ni Lolo ang baul na nasa loob ng dala niyang bag. Natuwa ang tatay niya sa ginawa niya, lalo na nang akmang bubuksan na niya ang baul. Pero hindi niya tinuloy ang pagbukas at sinabing pakawalan muna ng demonyo ang tatay niya. Hindi nagpalinlang ang demonyo sa kanya. Kung ayaw daw ni Lolo ay maglaban na lang sila. Sinabi rin ang demonyo na patigilin ni Lolo ang santiguar sa pag-oorasyon. Nagpapagod lang daw ito. Pero hindi rin nagpalinlang si Lolo. Lumuhod na si Katomas at inilahad ang dalawang kamay sa hangin habang patuloy sa pag-usal ng orasyon. Nagulat si Lolo nang akmang dudukutin ng tatay niya ang sariling mata, yung mata na nakakakita pa. Tinakbo agad niya at inawat. Yun ang hinihintay na pagkakataon ng demonyo. Sinakal niya si Lolo, habang ang santiguar ay hindi tuminag sa pag-oorasyon.
Halos maputol na raw noon ang hininga ni Lolo dahil sa sobrang pagkakasakal sa kanya ng demonyong nakasanib sa tatay niya. Umangat daw talaga ang paa niya sa lupa. Dahil sa orasyon ng Santiguar, kaya nabitawan siya ng tatay niya. Umiepekto na raw noon ang orasyon ni Katomas. Dahil hindi niya makayang saktan ang sariling tatay, ay ginawa na lang daw ni Lolo kung ano ang ginawa niya sa batang aswang. Sinuutan niya ng rosaryo sa leeg. Pero nagulat siya dahil pagsuot niya ng rosaryo ay nagkalasan lang ang mga benditadong beads. Ganoon daw kalakas ang ikapitong demonyo. Tapos noon humangin ng sobrang lakas. Tinangay nga si Lolo. Mabuti na lang daw at nakakapit siya sa puno. Ganoon din yung Santiguar. Pero kahit tinatangay na ng hangin ay tuloy pa rin sa pag-oorasyon. Tapos nakita ni Lolo na may tumutulong dugo sa ilong ng tatay niya, sa bibig at pati sa mga mata. Galit na galit daw ang anyo pero hindi niya magawang lapitan dahil nga tinatangay siya ng malakas na hangin. Nagulat pa si Lolo nang yung punyal niya ay biglang agawin ng hangin sa kanya at napunta sa tatay niya. Parang sa tatay niya itatarak kaya tinudo na ni Lolo Juanico ang lakas niya. Mapigilan lang ang balak ng demonyo sa tatay niya. Naagapan naman niya ang punyal. Nahawakan niya pero naagaw ng tatay niya at nagpambuno sila sa pag-aagawan sa punyal hanggang sa maitarak yun mismo kay Lolo Juanico. Pagkatarak naman malapit sa dibdib niya, bigla ring nawalan ng lakas ang tatay niya. Kahit nang hina ay pilit pa ring inabot ni Lolo ang panghuli sa demonyo. Alam niyang natalo na ng orasyon ng Santiguar ang demonyo, kaya inihanda na niya ang paghuli at pagkulong sa baul ng ikapitong demonyo. Tuluyan na ngang bumagsak sa kanya ang tatay niya at siya naman ay nawalan din ng malay dahil sa tinamong saksak. Nagising na lang daw si Lolo noon sa ospital. Magkatabi sila ng tatay niya dahil pareho silang sinugod doon. Dinalaw sila ni Katomas at sinabing nagawa na niyang sunugin ang munting baol na naglalaman ng pitong demonyo. Pinuri ng Santiguar ang pagiging antingero ni Lolo. Pero sa susunod daw ay mag-focus na lang siya sa mga anting-anting at wag na sa mga nilalang na alam niyang sobrang mapanganib. Nagpasalamat naman si Lolo kay Katomas. Ito ang buong kwento ng Lolo Juanico ko na paulit-ulit nang naikwento sa amin ng nanay. Siya nga pala, ang lola ko na napangasawa ni Lolo Juanico ay nakilala niya sa ospital nung araw mismo na pareho silang dinalaro ng tatay niya. At ang nanay ko nga ang isa sa mga naging bunga ng pagmamahalan nila. Nagpatuloy na lang si Lolo bilang isang antingero at manggagamot. Pero hinding-hindi na niya sinubukang kalabanin o gambalain ang mga nananahimik na demonyo.